Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magdinigning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, buong kababaan loob nating aminin ng ating mga kasalanan, iligin natin ang habag at patawad ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo, ngayon ay ang paggunita kay San Ambrosio. Ama namin makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala na may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na ang inyong guro at hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pag-araraw ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa mataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot ng pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo. Parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw ng talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon,
O kay buti nang umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay lito at lupaypay para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila ay pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalangin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalangin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo ay nasa Sabado sa unang linggo ng pagdating o ng Adbyento. At tayo tinutulungan ng lituhya ng simbahan na ating dalhin ang ating kamalayan sa hindi pangkaraniwan nating pinag-uusapan. Ayan ay ang muling pagdating ng Panginoon. Kaya sa panahong ito, ay ating binibigyan ng masusing paglalahad at pagpapaliwanag ang bahaging ito ng ating pananampalataya na lagi natin narinig sa bisa
na tayo nag-iintay na may pag-asa, nagagalak sa muling pagdating ng Panginoon. Ngunit paano tayo magdadala ng ating sarili sa paghahanda na naaangkop upang maging marapat tayong makilahok sa muling pagdating ng Panginoon? Ang ating mga pagbasa ay nagtuturo sa atin ngayon ng ating pagkilala sa darating na kasama na natin, at yan ay si Jesus Nazareno. Sa ating unang pagbasa, napakinggan natin kung paano ang bayang Israel ay itinuturing na kawan ng Panginoon at sila'y inaakay upang sila'y makakain. Kung ihahambing sa mga tupa, sila ay inaakay sa mainam na batis at ipinagtatanggol sa anumang panganib at dinadala sa kaligtasan. Ngunit, ang kasaysayan ng Israel ay hindi sila naging mabuting kawan. Kanilang tinalikuran ang tangi na pastol nila, at yan ay ang Diyos. Kaya nga't ang propesiya ni Isaias ay nagdadala ng pag-asa na ang kawang ito na tumatangis at sila ay naghihirap at sila ay nagsuot ng kahihiyan sa bunga ng kanilang pagtataksil sa Panginoon, sila ngayon ay aakayin ng Diyos. Sila ngayon ay kikilala sa Diyos. Sila ngayon ay makikinig sa Diyos. Sila ngayon ay magtitiwala sa Diyos. At yan ang tatlong punto na itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa. At napakinggan natin yan sinimula ng propesiya ni Isaias. At sa Ebanghelyo nakita natin paano si Jesus ay nakita ang napakaraming taong sumusunod sa Kanya, na damang-dama niya at siya'y nahabag. Sila ay parang mga tupan na walang nagpapastol. At kanyang dala ang nakapaghihilom, nakapagbubuo na paglilingkod na binanggit dito'y pagalingin ang karamdaman, palayasin ang mga inaalihan na masasamang espiritu. Ito'y mga kilos kung paano ang Jesus Nazareno ay nagbibigay lunas upang panumbalikin ang kabuuan ng buhay nang sa kanya ay tumatanggap at nagpapakupkop. Kaya tatlong bagay ang iniiwan sa atin ng ating mga pagbasa. Una, binanggit ko, nakikilala ng tupa ang kanyang pastol. At kung tayo ang kabahagi sa kawan ni Jesus Nazareno, ang ating pastol, tayo ba ay nakakikilala pa sa kanyang aral? Tayo ba ay mayroong kababaang loob tanggapin ang kaniyang salita, at ito ay ating bigyan ng naaangkop na kilos at gawa upang tayo ay maakay niya, maging malaya sa anumang makapipinsala higit sa lahat sa ating espiritu at sa ating kaluluwa? Nakikilala ng pastol ang kaniyang kawan. Kaya nga sa Ebanghelyo, hahabag si Jesus sa nakita niyang napakaraming taong sumusunod sa Kanya. Gayun din sa ating unang pagbasa, ang habag ay naroroon sa puso ng Diyos. Naririnig niya ang pagdaing ng Kanyang bayan, na ang may kagagawan din naman ay silang mga nagsalawahan at nagtaksil sa Diyos. Kaya nga, ang pagbabalik muli ng Israel, nakilalanin ang Diyos bilang kanilang Diyos at siya lamang ang magbibigay ng pinto upang sila ay maghilom. Sila ay gumaling sa kanilang karamdaman, lalo na ang karamdaman ng kanilang hindi pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat kumilala sila sa ibang Diyos-Diyosan, mga huwad na Diyos, at sila ay napahiya. At muli silang aakayin ng Diyos sa pagtitipan o sa pag-uugnayan at makilala muli ng Israel ang kapangyarihan na nagmumula lamang sa iisa at tunay na pastol nila at ang Diyos. Pangalawa ay ang
nagkikinig sa tinig ng pastol. Hindi sila nakinig sa panawagan ng mga propeta na siyang sugo ng Panginoon upang paalalahanan sila, "Oy, nagwawala na kayo. Pag hindi kayo tumigil sa pagwawala nyo, mawawala kayo sa daan ng buhay. Maliligaw kayo at kayo'y papasok sa kamatayan, sa paghihirap, sa kahihiyan." At lahat ng iyan ay natupad sapatkat hindi sila nakinig sa tinig ng pastol, ang Diyos. Ano ang panawagan unang-una para sa mga Israelita? Makinig ka, O Israel, ang Diyos ay isang Panginoon mo lamang. Pakinggan mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At yan din ang panawagan sa atin ngayong panahon ng Adbyento. Makilala muli natin ang tinig, pakinggan natin ang tinig ni Jesus Nazarenong nag-aakay sa atin patungo sa isang buhay na buo, malaya sa dilim, malaya sa kasinungalingan, malaya sa patay na pamumuhay, kundi may buhay na buhay. Nakikinig, at yan ang sinasabi din ni Jesus, mapapalad ang nakikinig na salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya yun ang disiplina ng isang kawan. Una, nakikilala ang pastol. Ibig sabihin, hindi bibitiw sa ugnayan. Pangalawa, nakikinig. Ibig sabihin, ang diwa at puso ay nag-iisa at nakatuon ang pandinig para sa katotohanan. Nakatuon ang pandinig para sa kabutihan. At pangatlo, nagtitiwala. Nagtitiwala. Nagtitiwala sa kapangyarihan, nagtitiwala, may kakayanan ng Diyos bilang ating pastol. At ito'y pinatunayan kay Jesus Nazareno, ang mabuting pastol na tayo ay akayin araw-araw. Agawin at awatin tayo ni Jesus Nazareno sa dilim, sa kasinungalingan, sa pagmamalabis, sa karahasan natin at kalupitan sa ating kapwa. Kaya may mabuti tayong pastol. Ang disiplina ng ugnayan natin kay Jesus Nazareno bilang pastol, patuloy natin siyang makilala, patuloy natin siyang mapakinggan, at patuloy tayo magtiwala upang tayo din na kanyang kawan, kung meron tayong mabuting pastol, maging mabuti rin tayong kawan ni Jesus Nazareno. At yan ang disiplina ng Adbyento. Tayo muling makakilala, makinig at magtiwala kay Jesus. At tayong mga dumudulog kay Jesus Nazareno bilang ating ding mabuting pastol, hindi niya bibiguin. Sapagkat naparito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Totoo si Jesus sa kanyang salita. Napatunayan niya yan sa kanyang pag-aalay ng sarili bilang mabuting pastol upang itawid tayong mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa kasinungalingan patungo sa katotohanan, mula sa kapangitan ng buhay patungo sa kagandahan ng pagkatao. At tayo ay manatili kay Jesus. Manatiling kumikilala sa kanyang pag-ibig sa atin, manatiling nakikinig sa kanyang tinig ng katotohanan para sa atin, at tayo manatiling nagtitiwala ang kapangyarihan ni Jesus ay inilalaan sa atin upang tayo iligtas at bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito.
Ang tugon natin, Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang sibahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpatotoo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway maging mabisang tagapaghatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang naway maipamana sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay at mga sawi, naway makatama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumaon naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Sa katahimikan ng puso, ilahad natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ng iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Alawin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at hinapay dala sa altar mo, pati puso isip inataas sa'yo habang naghintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nating ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig na sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayon si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ganun ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, payag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Panginoong muling nabuhay, ang Panginoong kapiling natin, ang Panginoong muling darating. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinawag sa hapunan ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Naghihintay sa iyo, O Jesus, buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay totoo pa rin. Sa lahat ng mga bansa at mga lupain, puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa buon na darating. Kapayapaan atin ang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipagbunhi sa Hari ng Israel,
sa iyo, O Jesus. Ay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Announcements. Inihandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-anim ng umaga sa JMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available pa rin ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misaw, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami ay maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gaganapin natin ngayon ang pamamaalam sa mahal na Birhen, ang Nuestra Señora de Guia, na dumalo po sa National Shrine na ito at Basilica ng Jesus Nazareno noong pa pong nakaraang Linggo, at siya ay ngayon babalik sa kanyang Archdiocesan Shrine dito po sa Ermita. Kaya sasamantalahin ko na ang pagkakataon na pasalamatan po ang butihing rektor, ang Bishop-elect, Father June Sescon Jr., ang kanya po mga katuwang na pari, ang mga altar service at mga kawani ng basilika na maalab na tinanggap kami ng aming dalhin dito ang replika ng Mahal na Birhen de Guia. Ang kanya pong kapistahan ay sa December 18. Kaya kung po kayo may panahon, dalawin niyo po siya ang kauna-unahan at pinakamatandang imahen ng Mahal na Birhen sa buong Pilipinas, na siya rin ang kinikilalang unang Imakulada Concepcion ng ating bansa. Kaya sa kanyang mga pagtatangkilik at pagtataguyod na ibinigay sa mga napakarami ng panahon,
siya ay tinatawag na Birhen de Guia, ang ating inang sumasabay sa ating paglalakbay, gumagabay, upang gitna nating pakinggan, makilala, at magtiwala tayo kay Jesus, ang mabuting pastol. Mga kapatid, tayo ngayon ay mamaalam sa ating mahal na ina, ang Birhen de Guia. Magpugay tayo masigla kay Maria bilang kanyang mga anak. Maging marapat nawa tayo nabigkasin ng ating mga labi ang pagkapasalamat at pagpupuri sa Diyos na sa pamamagitan ni Maria ay nailahad muli sa ating pandinig ang dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos. Awitin natin ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve, ad declamamus exsulies filii Eve, ad te suspiramus gementes et dentes in hac lacrima rubale. Ea ergo advocata nostra, ius tuos misericordes oculos a nos converte et Iesum benedictum fructum et Christui nobis os hoc exilium ostende. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, our Almighty Father, in the fullness of time you sent your Son into the world born of the Virgin Mary. You have done great things for her to be a worthy participant in the unfolding of the mystery of salvation. Every generation shall call her blessed. Grant, we implore you, that as we venerate her as your lowly handmaid, may our journey be one with her who is full of the exalted virtue of humility and obedience of faith, the first and most perfect disciple of her Son. Through her intercession, pour out upon us the graces that we need to enliven us in our pilgrimage on earth as we commit ourselves to living the truth of the gospel with joyful hope of entering your dwelling in heaven to forever gaze on your eternal beauty and light, in the presence of Mary our Mother and of all the angels and saints. We ask this through Christ our Lord. Amen. Panalangin ng pamamaalam. O inang mahal Birhen de Guia, lubhang kaibig-ibig naming ina at gabay at tagapag-ampon, kami ay nasa inyong harapan, taglay ang pagkamangha sa dakilang pag-ibig mo sa amin na ipinalasap mo sa iyong paglagi sa aming dambana. Mula sa iyong pusong puno ng liwanag at kabanalan, ipinadama mo sa aming iyong mga anak ang iyong pagkalinga, tanda ng iyong makainang pagmamahal at walang maliw na pag-aaruga. Sa sandali ng iyong paglisan, marapat nawang banggitin ng aming mga labi ang aming pamamaalam sa iyo. Ang pakiusap mo na namil, dalhin mo sa iyong anak ang aming mga kahilingan, na lubos ang pagtitiwala, na hindi mawawaglit sa iyong puso, at alaala kaming mga anak mong higit na nangangailangan ng awa ng Diyos.
Salamat, Maria, salamat. Baunin mo ang aming mga puso na pinag-aalab ang pag-ibig at isip na nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyong sinisintang anak. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Magbalik ang muli sa aming piling. Dito ay hihintayin ka naming may pananabik sapagkat sa iyong piling ay mararanasan namin na huwag mangamba sapagkat may inang hindi kailanman lilimot sa pagtulong sa aming mahihina at tunay na may maaasahang awa na hatid ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Paalam Maria ang aming mahal na Birheng Digiya. Paalam. Patuloy mo po kaming ipanalangin sa iyong anak na si Jesus ngayon at kung kami mamamatay. Amen. O Mariyang ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Iyukunin niyo yung mga ulo habang iginagawad ang pagpapala. Ama namin mapagmahal, sanhi ng pag-ibig mong wagas, binigay mo sa amin ang iyong anak na sa amin ay mag-aakay sa landas upang kami ay makupkop mong lahat. Igawad mo ang iyong pagpapala sa kanilang paglalakbay at paglalayag sa mundong ibabaw. Bigyan mo rin sila na nag-aalab na pag-ibig at di matitinag na pananalig sa iyo upang ang puso at isip ay manatili sa iyong liwanag na kaloob ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagsanggalang ingatan mo sila sa mga panganib na dumadaan na sa bawat akbang ay matapat na sundan ang tanglaw na di mapaparam. Makilala nawa sila bilang mga alagad ni Yesu Kristo saan dako man sila mapadpad. Alang-alang sa pangapanalangin ni Maria ang aming ina, ang Birheng Digiya, makamit nila ang mga biyaya mong sumasagip ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa wakas ng kanilang paglalakbay dito sa lupang ibabaw, ay pagkaloob mo ng kanilang sapitin bilang mga hinirang ang daungan diyan sa iyong piling sa kalangitan at may galak na mamalas ang iyong kaliwanagan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang pag-ibig at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalati ka namin.